So guys, andito na tayo. Jurassic, Changi Jurassic Mile. Ready na kayo? Pasukin na natin ang Jurassic. Yeah! Wait, I heard something scary. Oh no! Did you hear that? So, are you ready? Jurassic Mile, Changi, Singapore. Yes! So, dinosaurs. Sino nga ba sila at saan nga ba sila galing? Sila ang mga grupo ng reptiles na nabuhay sa Earth ng mahigit 230 million years. So, imagine, napakatagal na po noon. And then, noong 1842, isang English naturalist, si Sir Richard Owen, they coined them the term Dinosauria, derived from the Greek Deinos, meaning fearfully great, and Saurus, meaning lizard. So, kumbaga parang pinalaking lizard, hindi lang pinalaki, it's a giant lizard, di ba? At alam nyo ba na natagpuan ang dinosaur fossils sa ating 7 continents? 7 continents. So, almost a buong mundo, di ba? Kaya yung mga kanilang fossils, ibig sabihin totoo. So nag-exist sila. Yan ang base sa pag-aaral ng science. Alright guys, halina kayo at tuklasin natin at kilalanin ang mga dinosaurs. Ang hirap lang ba sa Parasaurolophus. Ayan, mahala na kayo dyan. Stegosaurus. Okay? So, Apatosaurus. Basta Saurus ang mga nandito. At Triceratops. Yan, alam ko yan, Triceratops. Okay guys, let's go! Three-horned face Triceratops. Madalas itong naikukumpara sa African elephant, the largest living land animal.
Lumalaki ang mga triceratops hanggang 9 meter long at may bigat na humigit 5,000 kilograms. At ang ibang specimens nito na natagpuan ay may timbang na kulang-kulang 7,150 kilograms. With its three horns, parrot-like beak, and large bony frill, ang buong ulo nito ay 1/3 na ng kanyang body length. So ang triceratops, frill, and horns ay ginagamit nila upang makipaglaban sa kapwa triceratops. Imagine guys, pag naglalabanan, di ba, sa movie, iyon, ganun na nangyayari. Ginagamit nila yung head nila, yung kanilang horn. At alam nyo ba, ang isa pang importanteng gamit ng kanilang frills ay ang magbigay ng signals sa iba nilang kagrupo kung may panganib na nakaangka. Kung ang mga triceratops ay nabubuhay pa sa ating kasalukuyang panahon, sila ay maaaring maging parte ng ating aircraft marshalling team para gabayan ang mga airplanes sa kanilang parking base. Ang unang triceratops fossils ay nadiskubre noong 1887 sa Denver. At saan sila natagpuan? Ito ay natagpuan sa Western Canada, Montana, Wyoming, Colorado, South and North Dakota. Ankylosaurus. Isa itong heavily armored dinosaur na nababalot ng kanyang makapal na bony plates that were fused to its skull at iba pang parte ng kanyang katawan. With a club-like bone at the tip of its tail, ang Ankylosaurus ay maaaring makapaminsala sa mga aatake sa kanya kapag ito ay kanyang iwinagayway. So imagine guys, kapag nakikipaglaban si Ankylosaurus, iwi-wave niya yung kanyang tail. Yun, malakas yun. At syempre yung katawan niya is full of heavily armored. So parang medyo mahihirapan ang makakalaban niyang dinosaurs. Sa lakas ng pang-amoy ng Ankylosaurus, kung nabubuhay pa ito sa ating kasalukuyang panahon, ito ay maaaring maging parte ng police canine unit. As a defensive dinosaur, ang estima ng mga siyentipiko sa Ankylosaurus ay aabot ito ng 9 meters long. Yes, 9 meters ang haba nito at may bigat na 6,000 kilograms. At ito ay katumbas ng isang Rolls-Royce Trent 900 engine. Yes, imagine! 900 engine. Ang 900 engine ay sapat na ang kanyang power ng makina para sa isang Airbus A380. So imagine, how strong is that, diba? Tyrannosaurus or T-Rex. Alright mga kids, so kilalang kilala to ng ating mga kids dahil sa kanyang bilis, biksi, at napaka-cute naman ng itsura, ngunit mapanganib. T-Rex, ito ay mayroong napakalaki at makapal na skull na mayroong 1.5 meter long ay 1.2 meter na haba ng kanyang jaw o yung kanyang panga. Kaya nito tumurog ng buto kapag ika'y naagad niya. Serrated and conical teeth were most likely to pierce and grip flesh.
Right, so dapat talaga mag-ingat kung sino man ang makakaharap ni T-Rex. Ang kanilang malalakas at mahabang buntot ay tumutulong sa kanila upang gumalaw ng mabilis at makatakbo ng mahigit 24 kilometers per hour. Ang T-Rex ay may 200 bones, roughly the same as the humans. Yes, tulad siya sa atin na may 200 bones din. Kano ba kalaki si T-Rex? Si T-Rex ay may 12 meter length at may height na 4.6 to 6 meter. May weight na up to 9 tons. So ang diet ni T-Rex, siya ay karaniwang kumakain ng herbivorous dinosaurs including Edmontosaurus and Triceratops. From the word herbivorous, yun yung mga herb lang, mga plants ang kinakain nung dinosaurs na kinakain ni T-Rex. Ulat tayo. Meron palang dinosaurs na hindi kumakain ng meat. Meron. Yan nga yung mga Triceratops and Montosaurus. Kinakain lang nila yung mga plants. So in short, trivia lang, si Triceratops ay isang vegetarian. Kaya vegetarian si Triceratops. So dito naman tayo sa isa pang vegetarian na dinosaur. Yes. Si arm lizard Brachiosaurus. Neither resembled dinosaur which roamed the Morrison Formation nor other sauropods in its family. Sauropods, sila yung may mga mahabang neck and tail ngunit maliit ang ulo. Sila yung parang mga giraffe. So due to its unique build, the Brachiosaurus could lift its head as high as 12 meters to forage for food in the branches of tall trees. Imagine guys, naaabot na nila yung kanila kakainin dun sa mga matataas at malalaking puno. May paniniwala pa ang mga scientifico na maaaring mas malaki pa ito sa kanilang estima dahil ang mga specimens na natagpuan ay hindi pa fully grown. So, parang hindi pa yun yung pinakamalaki na estima lang nila. Alam nyo ba, dahil sa tangkad ng Brachiosaurus, ay nagiging advantage ito sa kanila upang makita kung may mga paparating na kalaban. Ang mga mas mababa naman o maliliit na herbivores ay titingin lang sa kanila. Imagine, nakaabang lang yung mga maliliit na herbivores para sa signal ng Brachiosaurus. Diba ang cool nun? Alam nyo ba, kung nabubuhay pa ang mga ito sa ating kasalukuyang panahon, maaari sana silang tumulong sa ating mga firefighters. Kasi nakita nyo, diba, sa laki nila at sa haba, kayang-kaya nilang abutin yung taas kung may sunog man or may ire-rescue, diba? Stegosaurus, roofed lizard, and is named by 19th century paleontologist who believed that the plates on a Stegosaurus when laid flat along its back looked just like shingles on a roof. So imagine, para itong bubong ang cool lang nun, di ba? Shingles. Imagine nyo, ito yung parang bubong na nabuo ng individually. Tapos, naging bubong na siya. It's something like that, di ba? So, ano naman yun, paleontology? Ito yung branch ng science na nag-aaral sa fossil ng animals at plants. Fossil. Ano bang fossil? Fossil, ibig sabihin, ito yung mga remains of a prehistoric plant or animals. Stegosaurus plates were known as scutes. So, scutes, ito yung kapal na horny or bony plate like sa turtle shell or yung nasa likod ng crocodile. So, as you can see guys,
'Di ba yung likod ni Stegosaurus? Yan. Parang ganyan din yung sa crocodile and turtles. Yan yung tawag dyan, scutes. But the scutes of Stegosaurus were not solid, but had lattice-like structures. So, para siyang nabuo na diamond shape na may spaces. Parang ganun. At may blood vessels din dito. As you can see, si Stegosaurus ay galing sa family ng armored dinosaurs. Para protektahan ang sarili niya, mayroon itong spikes sa side ng kanyang buntot na humahaba ng 1.2 meter. So yung kung sino man ang makakalaban ni Stegosaurus, maaari itong masaktan dahil dun sa matulis sa kanyang buntot, di ba? Parasaurolophus, ang isa pang vegetarian na dinosaur or herbivorous. They can easily identify by the crest on its head. The crest was hollow and connected to the lungs, akin to a resonating chamber. Ayon sa experiments ng mga eksperto, maaaring nakakagawa ito ng low B flat sound, na katulad sa elephants and whale sounds kapag sila ay nakikipag-communicate sa kanilang kauri kahit na sa malayong distansya. The crest of the Parasaurolophus was also believed to play a role in regulating temperature. It helped to retain heat, keeping the animal warm throughout the night when temperature dropped. Diba? Ang cool nun! May built-in heater sila. And alam nyo ba na ang fossils nila ay natagpuan sa Alberta, Canada noong 1920 sa bandang Red Deer River. Apatosaurus belonged to the family of sauropods, which were easily identified by their long neck and huge body. So, deceptive lizard si Apatosaurus. Its neck was particularly wide and thick due to the presence of a pair of spines. However, due to hollow spaces in the spines, Apatosaurus weighed lighter than it appeared. It is also known to be the largest land animal ever to roam the world. And alam nyo ba, si Apatosaurus ay nakaka-consume ng 400 kilograms of food daily. Ang lakas, di ba? Kaya kapag nag-alaga kayo nito, ay make sure na mayaman kayo. No, just kidding. Ang unang fossils niya ay natagpuan noong 1877 sa Myoming, Utah, Colorado, and Oklahoma. And alam nyo rin ba, kung nabubuhay pa ang Apatosaurus ngayon, ay maaari silang maging parte ng horticulture team. So ano yung horticulture team? Ito yung art or practice of garden cultivation and management. In short, sila yung mga nangangalaga sa mga puno at halaman sa isang lugar or garden. So like Singapore, di ba? Yung buong city ng Singapore it's a city garden, something like that. So sa mga mami, sa mga daddy, sa mga kuya, ate, tito at tita, and of course sa mga kids, kung nagustuhan niyo po ang aking video, kindly like, share, and subscribe, and ring the bell button para updated po kayo at makagawa pa po tayo ng ganito pang content. And of course, pakishare na din po. Maraming salamat sa inyong panonood, and see you again! So, meet my new friend Black. Alright! So guys, I hope nag-enjoy kayo sa ating paglalakbay sa Jurassic Mall, Changi, Singapore.
So hagay na tayo. Medyo malayo at mahaba ang ating nilakbay. Alright guys, hanggang sa muli. At paalala, do not feed the dinosaurs. Rawr. To say goodbye, see you on. Please click like and subscribe.